So guys, pansin ko lately sa Facebook, nagkakalat, pinagtitripan ng mga Pilipino yung street food ng India. Alam nyo guys, kakausapin ko kayo ng matino ha. Bawat country may iba-ibang kultura. Meron din yung mga bansa kumakain ng ipis. Meron din yung bansa kumakain ng mga uod. Meron din yung bansa kumakain ng mga grasshopper. So kayo, sinasabi nyo, kinakamay ng mga Indians yung pagkain, pero kumakain pa rin yung tao. Guys, wala na dapat kayong pakialam at wala na dapat kayong balak bastusin pa sila kasi yung iba binabastos na nila sa Facebook. Ano yung culture niyo maging madumi? Lol. Oo, kultura namin maging madumi. Kultura namin maging dugyot. Ha? May magagawa ka ba? India is a poor country, mother chod. Imbis na gagastos sila sa pambili ng gloves, gumagawa na lang sila ng paraan. Hindi porkit malaki yung bansa, mayaman na agad, ha? Yung mayaman lang sa amin doon, mga gobyerno, ha? Mga businessman, sila lang yung mayaman. Pero yung mga ganyan, marami pong mahihirap sa India. Gumagawa lang ng paraan para lang masuportan at may pangpakain sila sa mga anak nila. Kung wala kang alam sa buhay doon, huwag ka na lang magsalita. Tsaka, bakit ikaw pa yung madumi? Bakit ikaw ba yung kumakain sa mga stall nila araw-araw? Ikaw ba yung inayayan nila? Sar-sar, kain ka dito. Hindi naman yata, di ba? Gumagawa ng diskarte yung tao sa buhay. Tapos ganyan. Ang dumi, ang dugit. Bakit? Pinapakain ba kayo? Sinusubuan niya ba kayo? Nang belf, kain ka. Hindi naman, di ba? Bakit apektado kayo? Kung nadudumihan kayo sa India, di huwag kayo pumunta sa India. Malinis ba ang China? Malinis ba ang Russia? Malinis ba ang... Kumakain po kami ng aso pero hindi namin iniipit sa kilikili yung pagkain. Yung nakita mong nag-iipit ng pagkain sa kilikili, bakit? Sa tingin mo lahat ba sila, lahat ng Indians doon ba kumakain? May nakita lang kayo isang pagkakamali sa isang bansa, ginawa niya ng big deal dito. Eh yung pagkain nyo ng aso, kung saan-saan yung ginagawa yan, tama ba yan? Legal ba yung pagkain ng aso? Tsaka yung napanood mong nag-iipit sa kilikili, disable yun. Naghihirap yun sa buhay. Mahirap silang tao, gumagawa pa rin sila ng paraan. Ikaw, pinagmamalaki mo pa yung pagkain mo ng aso, which is illegal. Sige nga, sabihin mo sa akin kung legal yan. Yung pagtinda nila doon, legal. Kasi mahirap sila, gumagawa sila ng paraan. Nasa tao na yon, kung gusto nila kumain doon o hindi. Ang galing nyo man lahat ng tao, pati yung mahihirap doon sa ibang bansa, pinagtatawanan, pinagtitripan nyo na dito. Wow, nice, nice. Keep it up, bro, keep it up. So, sumusobra na pati mga influencer, pinagtitripan yung Indian food. Akala nila nakakatawa, it's a good content. Pero pag Pilipino yung nilait ng ibang bansa, lahat kayo nanggigigil, nababatrip, nagkakaproblema dito sa Pilipinos. Oh, bakit ganito yung ginawa ni Indian? Bakit niya inaamin yung mga Pilipino? Guys, alam niyo yung word na respect? Hindi, kasi nawawalan yung word na respect dito sa Philippines. Alam niyo, sa simpleng panggagayan, yung pambabastos na yun, kasi you're not making food, you're making fun of the food na ginagawa nila doon. Ito guys, real talk, mas mahirap ang India kaysa sa Philippines. Malala ang corruption doon. Pero syempre, hindi nyo naiintindihan, gumagawa lang kayo ng katatawan dito sa bansa nyo, akala nyo nakakatuwa masyado. Sana guys, yung mga gumawa ng content or mga influencer na yan, sana hindi rin kayo umabot sa ganyang kahirap na buhay na kailangan nyo nang gawin yan para sa pamilya nyo. Take note, yung mga Indians doon supportive pa. Yung mga sa street food, yung mga kumakain, sinusuporta nila kasi alam nila yung hirap ng buhay ng pinagdadaanan ng tao. Sa Pilipinas, sinatawanan. Pakisabi muna kay Kuya, wag lahatin mga Pilipino kasi nakakainis na. Ganon din sa amin, huwag nyo lahatin ng mga Indian na hindi malilinis, ha? Ganon lang yun. Diba kayo? Yan. Yan yung sinasabi ko kayo na babatrip pag sinasabi kayong mga Pilipino. Tapos sa inyo, okay lang. Dapat kasi Pilipino kayo, nandito kami sa bansa nyo. Okay lang, nasabi nyo lahat ng mga Bombay, madudumi ang mga yan. Okay lang. Pag ako magsasalita na lahat ng mga Pilipino ganon, matitrigger kayo. Alam mo, sa ganitong cases, ang matatamaan lang dapat matamaan. Hindi lahat. So, you're one of them if natamaan ka. Kasi kung matino ka namang tao at malinis ka sa mga pinaggagawa mo at mga sinasabi mo at hindi ka ganon, hindi ka matatamaan. Ito na yung sinasabi ko guys, ito na yun. Ang galing nyo magsabi na lahat ng Bombay mababaho, makakita lang kayo ng Indian, ang baho na. Amoy sibuyas, amoy putok na. Walang proper hygiene, basta makakita lang ng Indian. Pag American nakita nyo, puti, pogi. Basically, racist din kayo yung iba. Eto guys, real talk lang ha. Yung ibang lahi dati, tinatapak-tapakan nila yung flag ng Pilipinas. Ako nag-stand up para dun. Ako yung lumaban para sa bayan ng Pilipinas. Pinagtanggol ko yung bayan na tinitirahan ko, yung bayan na binigay sa akin lahat. Pinaglaban ko kasi mahal ko ang Pilipinas by heart. Sobrang mahal na mahal ko. Nasaan yung mga influencer na yan noon? Nasaan sila?
May sinabi ba sila sa mga ginawang ganon? Wala, tahimik sila. May nakita lang silang video na nagva-viral yung mga Indian ganon, hindi daw malinis. Sige, pero bakit kailangan nyo pa pagtripan? Saan yung pagre-respeto natin? Bakit problema nyo pa yung problema ng ibang bansa? Keso sinasabi nyo lagi na madumi, kinakamay, anong pakin nyo? Kayo ba yung inaalok ng pagkain? Kayo ba yung bumibili doon? Hindi ko lang mag-gets eh. Ba't kayo yung namumroblema dito? Bakit nyo ginagawang katatawanan yung buhay ng mga tao doon? Alam nyo ba yung pinagdadaanan ng tao na yun? Alam nyo ba kung gaano kahirap ang India? Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, please educate yourself. Yun lang. Nasa toxic country ka, my idol. Ganun talaga. Thank you sa pagsuporta, idol. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo, hindi lahat ng Pilipino toxic. Hindi toxic ang Pilipinas. Iniwan ko ang Amerika para sa Pilipinas. Kasi dito ako komportable, dito ako masaya. At itong mga bagay na to, it's okay. Hayaan nyo sila. Hindi naman lahat ng Pilipino ganyan. Hindi naman lahat ng kilala ko, mga kaibigan ko Pilipino, hindi naman sila ganyan. Siyempre, pandemic. Wala silang mapaglabasan na sa manaloob. Kaya nang gagago na lang sila. Pero mostly mga nag-comment naman, tambay, hindi naman edukado. Hindi naman sa pang-down. Siyempre automatic na. Kaya bigyan na lang natin ng education kahit papano. If nagagets sila, goods. If hindi nila nagets, i-point natin. Alam mo yun. Pero alam nyo, real talk, from the bottom of my heart, mahal na mahal ko ang Pilipinas. Sobra. Bati-bati pa din tayong lahat. Love na love ko kayong lahat, ha? No more emotional damage. Love you. How about your content that you're laughing about Indian movies? Madam, sino ba naman hindi matatawa? Tatalon sila sa 100th floor, tapos bababa, walang mangyayari sa kanila. Tapos sinong hindi matatawa yung kotse nandyan lang sa kalsada? Tapos biglang magti-360 na lang. Tapos yung lalaki magtataas lang ng kilikili, lumilipad din mga sasakyan, mga bisikleta, mga truck. Anong gusto mong gawin dun? Hangaan ko yung mga ganon? Kung nakakatawa, tatawa ko talaga. Natatawa ko eh. Tsaka anong connect ng culture sa Indian movies? Bakit culture din ba ng Pilipino yung mga pinapakita nyo sa Cinema One? Alam nyo guys, mataas yung respeto ko sa kultura ng Pilipino. Dapat ganun din kayo, respetuin nyo rin yung ibang kultura. Kung hindi nyo alam paano yung kultura, pumunta kayo, pamasyal kayo para malaman yung iba-ibang kultura. Hindi yung nandyan lang kayo sa mga kama nyo, sa mga upuan nyo at nag-judge kayo. Oh my God, ang dugyot naman nila. Kung wala kang alam, huwag ka nalang magsalita. Hindi ako galit, ano ba yan? Kahit si Iron Man pa ang maging presidente, di malulutas ang problema ng bansa. To have a better country, be a better citizen. Tama ka dyan natin, tama ka dyan. Pero ano na nangyayari sa citizen natin ngayon? Real talk to, real talk. Ano na nangyayari sa mga citizen? Magsimula tayo sa mga babae. Puro osos, puro tuwet. Yung content nila dito sa social media. Natutuwa ba yung mga magulang nyo? Ha? Malamang hindi. Kahit kumita ka ng 1,000,000 sa ginagawa mong kanyan, hindi ka karespe-respeto. At yung sa babae nagpapakita ng hiwa, proud ka ba na bakat yan? Hindi ko alam kung anong mindset meron ka. Hindi ko rin isisisi yung magulang mo kasi kagustuhan mo yan. Naaawa ako sa Pilipinas. Yes, maka BBM ako, bongbong ako. Anong magagawa ni bongbong kung ganyan yung mga utak nyo? Everybody is busy getting fame, getting likes and views. Nobody cares about the country, bro. Nawalan na ng essence yung sinabi ni Dr. Jose Rizal. Wala na talaga! Sabi ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ang pagkasa ng bayan. Pero hindi, ngayon ang kabataan nagsisira ng bayan. At sinisira na ng kabataan yung bayan. Wala na. Wala na. Yung kabataan natin dito sa Pilipinas, puro pakita ng katawan. Osos tuwep. Tapos on the other side naman, pinagtatawanan yung mga taong mahihira. Pero pag ikaw yung gumawa, oh, bakit mo ginagawa yan? Tinatawanan mo mga Pilipino porkit mahirap lang kami. Eh, kayo lang naman pala pwedeng magtumawa eh. Kayo lang pwedeng gumawa ng content sa ibang bansa kasi pinagtritripan nyo sila kasi yung mga pagkain nila dirty. Bakit? Tanong ko nga sa Pilipinas, perfecto ba kayong lahat dito? Ha? Hindi ba mahirap yung Pilipinas? Hindi ba naghihirap yung mga Pilipino? Mahirap din tayong bansa, pero mas mahirap nga lang yun. Tapos kayo, pinagtritripan nyo, pinagtatawanan nyo, eh, influencer pa yung iba. Ayos, ayos, ang gagaling nyo.
Di lang po sa Philippines nangyayari ang mga issue na yan. So you wanna compare Philippines to America? Pare, sahod pa lang. Yung pang isang araw mo, pang isang oras lang nila yon. Yung mga babae doon, lahat sila may trabaho na doon. Dito ano, ano yung trabaho nila? Magpakita ng osos at tuwep? Di lang Philippines, pare, yung ibang bansa. They're making ways, hindi sila ganyan. Pero yung bansa natin, ano na, mahirap na nga yung bansa natin. Tapos ganyan pa! Paano makikilala ang bansa Pilipinas? All the Filipinas, they sold their osos and tweps. They're so easy, bro! Yan ba yung gusto mong itatak sa mga foreigner? Ang easy to get ng mga Pilipina kasi gusto lang nila ganyan? Easy money? Tapos puro pa tayo sisi sa gobyerno. Kesa yung gobyerno ganito, ganyan. Ano din matutulong ng gobyerno sa inyo kung ganyan naman yung gawain nyo? Paano kayo matutulungan? Dun sa bansa pinagalingan namin, it's a poor country. You people are making fun of it. Corrupt po yung government namin. Buti pa sa inyo tumutulong. Kalma. Huwag mong punahin yung mga tao sa Pinas. Nagmamalasakit lang sa mga Pilipino, pinupuna ko na. Ganito na ba kapag may nagsushow ka ng care at sinasabi mo yung totoo, pinupuna na yung sasabihin mo? Oh, sige lang, di gawin nyo yung gusto nyo. Kung diyan kayo masaya, di gawin nyo. Okay ako masyado? O di huwag ka manood sa akin kung okay ako masyado. E di block mo ako, bakit? Okay mo masyado, sabi niya. Bakit ka pa nanonood sa akin? Sinasabi ko ba manood ka sa akin kung okay ako masyado? Di long press mo mga video ko, sabi mo not interested or block mo ako, bakit? Galing no, pag gusto mong itama yung mali ng isang tao, sinasabi na nilang pinupunan mo sila. Di, sige, keep it up. Real talk, okay lang mawalan ng kaibigan. Okay lang mawalan ng jowa. Basta ako, wag lang mawalan ng deodorant. Kasi nandito ako sa Pilipinas. Pag wala kang deodorant, siyempre, automatic, mabaho ka na. Lalo na pag mga tulad ko nakikita dito, yan, yung mga Indian. Aamuin ka. Yun, mararamdaman mo na dun yung emotional damage. Kaya sa mga kalahe ko, gusto ko lang sabihin sa inyo, mag-deodorant araw-araw para mag-survive tayo sa Pilipinas. Yan, dito magaling yung ibang Pilipino. Huwag nyo paiyakin to. Alam mo kung hindi ka pa magbabago, ang iyak sa'yo yung magiging asawa mo at yung mga magiging anak mo. Kasi yung mentality mo, napaka-obob. Real talk yan, pare, ha. Ito yung mga sinasabi ko, ito yung mga yun. Kahit nag-explain ka, nagsasalita ka ng totoo, yung nagpapakita ka ng care para sa bayan nila, pero itong mga batang to, wala silang alam. Puro ML, tambay, hingi pera sa magulang, yan yung mga yun. Yung tipong mag-explain ka lang, bakit ka may nakita kang luha, wala! Alam mo yung mga tawag sa tulad mo, pa-cool kid, mga papansin, mga epal. Common sense lang minsan, Brad. May malasakit ako sa bansa na to kasi gusto ko magpamilya din dito sa bansang to. At bago mangyari yun, maayos yung mga ganitong problema. Social media palang palpak na tayo, lubog na tayo eh. Alam mo, bata ka pa, hindi mo maintindihan yung mga ito. Itong mga pangangaral na to, one day pag siguro nagka-jowa ka ng ganyan, puro osos reveal sa social media, iyak